Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon. Ito'y fresh na fresh, mga kaaldab. At talaga naman pong masasabi natin pinakasariwang updates, mga kaaldab. Pero ito, mga kaaldab, may kanya-kanya po tayong opinion. Inuunahan ko na po kayo. Ano man po yung maging komento ninyo rito, nire-respeto ko po yan at ginagalang. Bago tayo magsimula sa in-update po natin sa teleserye ni Alden, wala po tayong pinopromote at never po akong o nangihikayat na suportahan. Sabi ko nga po, no, solo project po tayo. Pero syempre, hindi naman po natin pwedeng pilitin ang mga mamis, mga titas, mga senyor na panoorin kung yun po yung ikasasaya nila, kung masasabi natin na yung ano, mga kaaldab, na nakakalungkot lang po dahil maraming bumabatikos sa atin. Pero sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na kailangan po natin intindihin, di po ba? Ulitin ko, may kanya-kanya po tayong pananaw at opinion sa teleserye po ni Alden. Hindi ko po kayo pinanghihimasukan kung panoorin nyo man siya o hindi. Nasa inyo pa rin po ang desisyon niyan, mga kaaldab. Well, punta na po tayo dito sa balibalita nga po na kinukumbinsi na naman nga po si Main Mendoza na gumawa nga po ng, hindi ko alam kung teleserye o movie sa Black Sheep, dahil kumbaga nagpaparamdam nga po ito. Dahil nakikita nyo naman po, dahil 4 years anniversary na nga po daw ng Black Sheep, pero bakit ang pinakabukod tangi dito eh sinama sila Mengay at si Carlo Aquino? Respeto na lang po sa mga nagsasabing wala daw pong kinita, hindi daw po pumatok itong indie film. Malaki po kinita nito. Hindi lang po ito inilabas dahil habulin nga po ng BIR. Tapos ang budget lang po nito ay maliit lang. Kumbaga, hindi po katulad ng Hello Love Goodbye na talagang malaki po yung budget. Eh dito po sa Isa Pa With Feelings, kumbaga yung budget dito hindi ganun kalakihan. Nakita nyo naman po yung pagpupromote ni Mengay, talagang hindi siya 101% full support. Di po ba, unang mall tour ni Mengay, hindi pa nga po kasama si Carlo Aquino eh sa Market Taguig. Natatandaan nyo po ba yan? Siyempre, kung main fanatics ka, alam mo yung pinupunto natin. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Sinasabi ko lang po ito dahil nga po may ugong-ugong at balibalita nga po. Gusto ko lang po maging updated po kayo dahil kumbaga parang si Maha Salvador nga po raw yung nagiging tulay ng ABS-CBN para makuha po nila si Main Polkerson, mga kaaldab. Kasi kung titignan nyo, may bago nga po daw palabas sa Star Magic na ang title ay Iron Heart, na pinagbibidahan nga po ni Shu, ni Maha at ni Richard Gutierrez. Hindi ko to pinopromote, ha, mga kaaldab. Baka sabihin nyo na naman nagpopromote tayo. Gusto ko lang po updated po kayo. Gusto ko lang alam nyo kung saan po nanggagaling yung mga info, yung mga update patungkol po sa kabilang istasyon. Di po ba? Although sabihin nyo si Mr. Destiny, bakit ganun? Akala ko ba si Ma nasa GMA Kapuso na, pero bakit gumagawa pa ng teleserye dito sa ABS-CBN? Well, baka tape artist lang po siya ng 8 Bulaga at hindi po siya totally kumbaga naka ano sa GMA, kasi may palabas din po siya sa net sa TV5 eh. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Kaya nga po malakas ang ugong-ugong na isa po siya sa nagiging rason at dahilan kung bakit nga po may mga ganong kaganapan kay Congressman Spotted. Ngayon alam nyo na, mga kaaldab. Hindi ko sinasabing si Maha ang pinaka-spy ng ABS-CBN para sa dalawa. Ang sa akin lang, mga kaaldab, dahil balibalita nga po na parang siya lang yung nagiging tulay, kasi wala naman pong ibang taga ABS-CBN doon bukod lang po sa kanya at ni Miles. Si Miles hindi naman masyado nakikisawsaw yan dahil baguhan pa lang po yan. Hindi katulad ni Maha na talagang pagdating sa pag-aartista ay veterano na nga po. Hindi po ba? Real talk to, mga kaaldab. Sinasabi ko lang to para updated po kayo. Hindi ko alam kung ano yung nagiging senaryo, kung mahirap po muna magsalita, mga kaaldab.
Pero sabi ko nga po sa inyo, marami nagpaparamdam na lalo na nga po dito sa Black Sheep na medyo maganda naman po yung kinahinat na ng paggawa ni Mengay ng pelikula. Kaya marami nagsasabi baka itong taon na to o next year gumawa nga po uli sila ng pelikula. Dahil wala naman po raw, kumbaga masabi natin maganda naman po raw yung pinagsamahan ng Black Sheep at ng APT. Talagang masasabi natin na maganda nga po talaga yung hatian, na hindi nga po naagrabyado si Mengay at hindi naman po naagrabyado si Carlo. Ito'y bali-balita lang mga Kaldab. Ito naman po yung maganda sa channel natin, na updated po kayo lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan eh sila Mengay at Isoy. Di po ba? At syempre mga kaganapan, ulitin ko, marami po kasi nagre-react ngayon sa in-update natin patungkol kay Richard Polkerson. Uulitin ko lang po, wala po tayong pinopromote at never po tayo nagpo-promote. Gusto ko lang po maging updated yung mga mamis, mga titas, mga senior sa social media. Di po ba? Kasi kung ganun din naman po, kung pupunta rin po kayo ng Twitter, Instagram, makikita nyo rin po yung hashtag na talagang kay Richard, talagang trending po yung startup. Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman yan. Dahil kung titignan nyo, kung babalikan nyo, eh talaga makikita ninyo. At least hindi, kahit hindi ko siya i-promote o sabihin dito sa channel ko, makikita at makikita nyo rin. Kumbaga, inuunahan ko na lang po kayo para updated po kayo. Total, ganun din naman po mga Kaldab, malalaman nyo, malalaman sa iba eh. Hindi po ba? Ang problema, hindi ko alam kung bakit na may marami nagre-react, nagsasabi na pinopromote ko nga po raw, isa po daw tayong Alden Fanatics. Hindi po. Kumbaga sabi ko nga po sa inyo, pagdating kila Mengay at Isoy, updated po 101% tayo. Kita nyo naman po dito, di po ba, sa Black Sheep. Kumbaga tinignan natin, tinutukan natin, at eto nga po yung kinalabasan mga Kaldab. Uulitin ko lang po sa mga taong ayaw pong maniwala sa mga ina-update natin, ebidensya at resibo po ang hawak namin. Hindi naman po ako gumagawa ng fake, ng issue-issue lang, fake news. Makikita nyo naman po sa mga post nila, sa mga pinapakita nila. Depende na lang po sa mga comment, depende na lang po sa mga taong nakakita, nakakabasa, at mas nakakaalam. Alam nyo, mas maganda pa nga po mag-komento yung iba eh. Kumbaga, hindi sila mga fans ng ano, pero alam nila. Kaya nga po nagulat sila, bakit si Ma nasa ABS-CBN tapos nasa Itbulaga, di po ba? Yun yung sinasabi natin, na pwede rin po si Mengay sa ABS-CBN, pwede sa Net 25, lahat po pwede, dahil tape artist lang po sila. Ngayon alam nyo na kung sino ang malapit na talagang kumukonekta po sa ABS-CBN at kay Mr. Spotted. Well, comment na lang po kayo dito mga Kaldab.